Hello guys, good morning. So we have a job today. We have a repair here. This is an Asus 1660S 6GB DDR6. Okay, dual pan. So ito ang current repair natin. So ayun yung ating repair kahapon. So okay na siya, as you can see, stress testing na yan. Yan po ay may video rin sa ating YouTube channel. 1070, Asus 1070 8GB. Okay, problem niya, garbage display. No display ang issue niyan. Pero before daw, garbage display. So, ayan. So, ito yung ating current repair, guys. Ayan. So, dual pan, Asus. So, ang issue nito, nagbabaga daw yung cable. So, malupit yon. Ang issue ay nagbabaga ang cable. So, pagka ganito, matindi ang issue nito kasi nagbabaga ang cable. So, ayan. Hindi ko alam. Yun yung nakalagay na sabi, nagbabaga ang cable. Ibig sabihin, overheated possible. Okay. So, ayan. So, nag-reply na yung may-ari. Bibidyohan nyo rin po ba yung paggawa? So, opo. Nalagyan natin ng ano. Okay, so ayan. Power. No power restart pag nagbabaga yung cable. Nagre-restart daw pag nagbabaga yung cable. Nagbabaga. Ibig sabihin nagbabaga, nag-aapoy po. Ayan, nagbabaga. Ibig sabihin overheated. So, tingnan natin kung anong issue. So, execute muna natin ang proper testing. So, hindi na natin siya iti-tester kung shorted o hindi. Kasi ang sabi, ang reason ay testerin muna natin. Mahirap na. So, bago isip ko eh. Testerin muna natin. Pero, pagka ganyan kasi, minsan kasi, pasaway din kasi ang customer eh. Sinasabi, ganun yung issue. Pero, minsan hindi naman ganun yung issue. So, testingin muna natin para sigurado. So, okay. Basic procedure. Okay, so mabilisan lang, 3.3, so far so good, 12 volts, PCI, good, okay, oh good, okay, good naman yung kanyang, ano, so PEX reset, so okay, good, may reading, reference plus minus, present, okay, so walang shorted, so possible ito ay, madumi siya guys. Super dust. Ang issue niya guys ay overheated. Super dust. So tingnan natin kung may display. Okay, plug in. It's power on. Pan is spinning. Okay, tingnan natin kung mag-display. So numlock. Pag umilaw ang numlock. Okay, may display. Yan, taran. So, ang issue nito, restarting ang sabi. So, possible. Sundan natin yung issue na customer na sinabi. So, ang issue niya, pag nagbaga na daw yung cable, nagre-restart na. Yan. Sa base lang sa inspection at nakita natin dito, ang issue niya, main issue niya is overheat. Kaya nagbabaga na yung cable. Yan. So, hindi naman mainit yung cable. Yeah, so buksan na natin. So may sticker pa siya. hindi pa naman siya nabubuksan sa pinagpagawan, galing sa pagpinagawan. Okay. So ito yung mga tinatawag na easy job. Ang issue na ito nagre-restart. Nagre-restart. Kapag nagbaga na daw yung games. No display. Tapos, kasi ano ba sabi niya? Check nga natin ulit. Basahin ko nga. Ang issue niya ay no power. Yun. So, no power daw. Yun ang issue. Tapos, restart pag nagbabaga na yung cable. So, yun ang mga possible issues. No power. Ay, super dumi nito. Hindi naman katakataka magbabaga talaga yung cables niya. Ayan, so madumi siya guys, to inspection natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, so
Sa pan pa lang, pwede ng taniman ng gabi. Okay, so madumi po siya, guys. Kitaan nyo naman, no? Pasensya na, pasensya na. Inuupo. So, madumi. Ayaw matanggal. So, wala namang ano. Ayaw matanggal nung ano. Nakadikit na, guys. Baka matanggal na yung memory nito. Ay. Dikit. dikit na dikit, guys. So, yung kanyang GPU chip. Overheated. So, yun ang naging nangyari. dikit na dikit yung GPU chip niya. Tapos yung kanyang mga memory, super dusty. Yan, nakita nyo? Yan, talagang kailangan ng repair nito. At least, hindi na nasira yung video card niya. Habang maaga pa lang ay pinagawa niya na agad sa ligit technician. Yung talagang yan, maayos yung pagagawa. Okay, so hindi magsisisi yung may-ari sa kanya. Hindi masasayang yung pera niya. Ayan, dikit na dikit na yung mga ano, guys. Oh. Saka mapapansin nyo, pagbakat na yung mga MOSFET, capacitor, ay, ibig sabihin yung kanyang tinatawag na thermal pad ay nag-expand na siya. Ibig sabihin, expired na. So, kailangan na siyang palitan. So, yun. So, buti naman at nagpakita ng issue, then hindi siya nasira. Hindi kagaya kasi nung iba, wala, nasira na. So, it's too expensive na to repair. Then, may mga parts na papalitan. So, ito, medyo less expensive kasi ang babayaran lang niya sa atin is labor, then thermal pad. Kasi papalitan natin siya ng thermal pad. Ayan, so, inspection natin para makita niya. Ayan, kitang-kita niya naman kung gano'y kadumi. Oh. Di ba? Tapos, tuyo-tuyo na yung ano niya. So, nagbabaga na. Overheated na kasi siya. Guys. At least, hindi siya masyado namalmaan. So, inspection natin siya. At least, may display pa siya. May pag-asa pa ba? May pag-asa pa siya. Yeah. So, kitang-kita na agad ang issue. So, nakaprogram agad sa aking utak na malaki ang chance na ma-repair. Yeah. So, kung base sa aking iniisip. Oh, ayan. So, may damage din kasi, guys, yung kanyang ano, ito. So, mahalaga ito. This is a sensor. Power sensor ito, guys. Ang parang auxiliary ang tawag dito. So, mahalaga yan. Ayan, ang corroded na tapos nababasa na siya. So, buti. buti niya nang lang inabot niya. So, maganda ang protection. So, nag-function agad yung protection. Hindi na damage yung ano. Kasi ito mga ganyan, pag yan ay ganyan kaganyan, itim na, basa na yan. Ibig sabihin, yung thermal pad, naghiwalay na yung liquid. Yan. Tapos mapansin nyo yung GPU chip, tuyon-tuyo. Ayan. So, ayan o. Ayan o. Basa na siya o. Ayan. So, dami. Pwede na pagtaniman ng gabi. So, malaki pag-asa. Malaki ang chance. Kaya ganito. So, ultrasonic cleaning process. Yun yung cleaning method natin, na pinaka the best. Ibababad pa natin yan, guys, bukod sa ultrasonic cleaning. So, may sikreto pa rin yan. May pangbabad pa rin tayo. So, ibababad natin yan. Okay? So, hindi na natin sasama yung mga pagbabad. Yung mga secret kasi na, hindi na sinasama. Kailangan yung mga secret kasi minsan, hindi na pinapakita. Yun ang natatagong kaalaman ng video card repair na kailangan hindi napakita. Yung mga secret. Yan. Kasi, dadami ang technician ng video card kapag lahat ng mga secret ay nalaman nila. So, tama na yung nakita nila kung paano natin siya nire-repair. Yan. So, parang ano lang yan eh. Halimbawa, yung company ay Samsung Technology. So, alam na may pamigay nila yung kanilang technology. Di ba? Hindi ganon. Ganon din sa repair. Sa atin naman, yung kaalaman, yun, maring sinishare.
Share na yung ang ano, basic sharing na nga yung mga ano eh. Sineshare natin, advance na nga yung sharing ko sa mga YouTube natin. Yan eh. Kaya nga, mapansin nyo, dumami yung video card technician sa Pilipinas. Simula nung nag-YouTube channel tayo, kasi nga, natuto sila dahil sa atin, sa ating YouTube channel. So, maraming nagchat-chat sa akin. Ayan. Ayan, shoutout nga pala dun sa mga kilalang technician ng laptop technician. So, ang dami nagchat-chat sa akin guys, mga mayayaman, mga bihasa, eksperto sa ibang larangan. So, nagchat-chat, nag-aano siya, nag-aano sila ng, nag-a-acquire sila ng OJT at training. So, sabi nila, baka boss, baka pwede mag-training, kahit isang araw lang, babayad ako boss. So, bigay mo lang sa akin yung kaalaman. So, pwede ba yan? Isang araw lang. Kasi actually, may nagpapaseminar sa bayad sa mga nagsisinima. Choose Excellence, Liquid MOSFET. So, bayad sa kanila, 15,000, 20,000, 30,000. Yan, depende. Pag VIP, 30,000 ang bayad. Training for 4 days and 300 something hours. Ganyan. 4 days lang yun, guys, ha? 30,000. Wow. Amazing. So, tapos babayad sa akin, bigay ko lang yung kalaman. Turo ko lang yung techniques. Kasi biyasa na daw ako sa pagre-repair ng video cards. Lumapit sa akin yung kilalang technician, vlogger din ang vlogger din siya. So, technician, lagi ko yung nagre-repair. Magaling siya technician sa laptop. Lapit sa akin, lapit sa atin. Sabi, eh, boss, mga ano, training, babayad ako. So, ganyan pag may pera na. So, walang problema, babayad lang. Para bibilin lang yung kaalaman. So, ganun lang talaga ang buhay. So, ayan. Eh, sabi ko, busy kasi ako eh. May mga nagtitraining dyan iba. So, may nagtitraining. Sabi ko, ba't sa kaibigan mo? Nagpapatraining siya. Hindi ka dun magano. Busy daw yung kanyang kaibigan. Sabi. So, sa akin daw, sa akin nagtry. Sabi, bihasa daw ako sa, ano, eh, sa video card. At saka, marami na daw ako nahawakan video card. Siyempre, video card repair eh. Di lahat naman talaga eh, ng video card ay nahawakan na natin. Yeah, okay. So, dami nag-inquire, ang dami gusto magbayad, taga Mindanao, taga ibang lugar, Visayas. So, may nag-offer sa akin 50,000 for training. Ayan, ang gagawin lang daw niya, manonood lang sa akin. Hindi ko daw kailangang pukusan siya ng oras. Manonood lang siya, babayaran niya 50,000. Wow. Laki nun ah. Tapos babayaran daw ako ng 30,000. Meron pa isa, 30,000. Yeah, training daw, kahit 7 days lang. Kasi nag-ano din siya eh, nagtitraining din siya sa Choose Excellence yata yun. So, bayad siya. Training lang. So, manunod lang ako boss, tapos turo mo lang sa akin, paano sinusundot, paano inaano yung video card niya, sinusundot, paano tinitester, alin yung memory, alin yung ano, etc. Actually, nandun lahat naman ng mga dapat kong ituro. Nasa vlog na natin, nandito na sa YouTube channel natin. Ang problem na lang kasi is hindi nila pinopokus paano ikinokolekta yung data. Collect information lang. Hindi mo kailangan isang buong video ay ano, kuhanin buo. Siyempre, yung mga iba, yung mga hindi na kailangan. So, kukulik mo lang siya. Pag halimbawa, nanood ka ng 10 video ng aking pagre-repair. So, kukunin mo yung mga tips, techniques. Ah, ganun, no power, yun ang sira. O, mga something ganun. Tapos, ay yun, yung IC na yun, yung ganitong modelo, 1050. Isulat mo sa notebook. Sulat mo sa notebook na, ay, ito yung ano. Halimbawa, may nire-repair, 1050 Ti series. So, sinutulat mo yun. Ganun ako guys, pag ako nag... Kasi hindi ako nag-aral hindi ako nag-seminar sa mga ganyan, hindi ako nagbayad. Ako yung nag-aral pa sa sarili ko. Self-studying. YouTube, Google, MOSFET, so data sheets, paralin mo siya, what is function, tapos anong combination with the board view, with schematic, paano siya nag-works, how it works. Yan. Yan, ganoon ako nag-aral. So talagang nag-aano rin tayo, bumibili ng video card kahit malaking halaga nung mga panahon na ako nag-aaral. So nag-release tayo ng pera, bumibili tayo ng mga sirang video card para experiment, para
alamin ano ba yung voltage kapag patay to, pag dead to, ano yung pupuntahan, ano yung gear dapat pag-focus. Parang ano, parang power sequence ng laptop. Halimbawa, kung dead yung 3.3, focus kasi 3.3 lang. Halimbawa, present yung 5 volts, so dead ang 3.3. So, present, focus kasi 3.3. Ano yung dinaanan ng mga 3.3? Ano yung shorted doon? PCH or SIO? Kasi ang SIO may 3.3. O, PCH may 3.3. So, dapat focus lang. Saan dumaan? So, ganun siya. Kukulik mo lang yung buong information. Tapos, nililista sa notebook. So, ganun ako, guys. Yan, nililista ko sa ano ba, 1050 Ti. Tapos, lista. Itong coil na to, 1.8 volts coil. This point, 1.8, 1 volts, 0.8. B-core, lalagay ko yung sulat ko, B-core, voltage niya dapat ay 0.8, ganyan, nilista ko yan, 1.5 sa memory, yan, ang micron, ilan ba ang voltage, 1.3 point, something ganyan, tapos sa Hynix, ganito lang ang voltage niya, sa Samsung, ganito lang ang voltage niya, 1.2, something ganon, yan, ganon, dapat collect data, kasi yung nakasulat sa notebook, tapos mo man yung video. So, i-review mo siya. Ito. Ito yung 1 point. Ito yung power sequence. 3.3. 12 volts. 1.8. NVDD. PEX reset. O, diba? Ganun siya. Dapat ganun pang nag-ano. Hindi yan nakukuha ng magbayad ka ng 30,000 ay within 4 days ay alam mo na. Hindi ganun. Hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi nag-aaral ako sa school. Actually, yung tinuro sa school. Theory, testing. Ano, ang nakuha mo yung buong experience, makukuha mo yung lahat ng kaalaman is doon na mismo sa OJT. Yan, doon ko na siya nakuha. Kasi ilang, 5 years ako nag-aaral ng kolehiyo. Iba't iba, programmer, IT, computer technician, electronic technician. So, yun yung pinag-aralan ko. Iba't ibang OJT. So, kung papansin mo, tatalastasin mo yung mga pangyayari. Natututo ang isang technician is doon na sa trabaho, sa OJT na. Doon siya, hindi siya natututo sa school. Yun, naging stepping stone lang yung school. Halimbawa, papagpakilala na isang pangalan ng pyesa. O, parang ganun, pinapakilala. Tapos ano yun, ganito. Ang video card ay ganito, ganito ang meaning. Ang IC ay ganito ang meaning. Integrated circuit. Di ba parang ganun, pinapakilala. Theoretical sa jury, sa school. So, ganun siya. Pag sa school. Yeah. Kasi maraming nag-aaral na eh. Kagaya nung isang customer ko, nagpagawa sa akin video card sa taga-ano siya, Marikina. So, nag-aral na siya ng dalawa yung pinasukan niya eh. Choose excellence, pumasok siya. Ang binayaran niya ata ay 6.5. Yan, kasi ganito niya sa akin eh. Choose excellence. Tapos pumasok din. Nag-aral uli siya. Hindi ko alam kung pinag-aralan. Alam ko, nag-school siya. Bayad lang siya na bayad. Kasi may trabaho naman siya eh. So, ganun lang buhay. So, tapos hindi pa rin daw siya ganun karunong. Talagang na-earn niya daw yung experience sa pagtatrabaho na, ina-apply na lang kung ano yung tinuro doon sa schools or seminar. So, ganun lang siya. Ayan. So, napakwento na ako, guys. Napababa na yung kwento ko. Binabad muna natin yung ating i-repair para ma-ultrasonic cleaning, para mas malambot, mas masarap, mas matanggal, mas mabilis matanggal yung dust. Okay, so yun yung ating technician sa likod. Ayan, si JR. So, update ko kayo guys for testing. Ano yan? Ano yun lang yun guys? Ang gagawin lang dun guys, ultrasonic cleaning, tapos papalitan ng thermal pad, thermal paste, yun lang. Iba yung ultrasonic cleaning guys sa manual cleaning. Mas the best ang ultrasonic cleaning. Kasi ang ultrasonic cleaning, kahit yung butas ng balat mo, lampa siya. Yan. Kasi yung kamay mo, ilagay mo sa ultrasonic cleaning, manghihina ka. Ganun ang function ng ultrasonic transceiver. Para siyang wave with smallest waveform. Hindi siya, parang pag inalon mo yung tubig na ganun lang yung alon. So, siya hindi. Talaga may per second waveform siya ng liquid, ng water.
So ganun yung Transigo. So mas the best yung Transigo. So medyo mahal lang siya bumili ng Ultrasonic Cleaner kasi di pag lalo pag malaki, mahal. Nasa yung pinakamalaki kasi is nasa 30,000, 20,000. Yung bili ko kasi dito nasa 10,000. Ayan, medyo maliit pa nga eh. Dapat yung mas malaki kasi yung ibang malalaking video kan hindi kasya. So ayan, Ultrasonic Cleaning. Okay, so titingnan natin yan. Monitoring pa rin yan. Bali, papalitan natin yung thermal pad. Pa-approve natin sa may-ari. Kasi kailangan pa din yan ng approval eh. Ganito magagastos sa thermal pad. Kasi yung iba, gusto sila magpalit eh. Walang warranty ganun pa ganun. So, kailangan pa rin ako yung magpalit. Kasi i-stress test eh. Hindi ko yan ma-stress test. Hindi ko yan matetesting. Kapag walang thermal pad. At, yan. Kasi taas na warranty ba. Merong ganun eh. Kasi yung nagpapagawa sa akin dito eh. Hindi siya nagpapare-thermal eh. Kasi technician din siya. Si Tech Hub ba yun? Si Tech Hub. Yan. Hindi na siya. No warranty. Paparepair niya lang basta mag-display yung unit at mag-good. Sanba, no power, no display. Paparepair niya sa akin. Yan. So, okay naman. Na okay naman yung customer. Yan. Kaya lang, ang ginagawa, mga technician na mga ibang technician nagpaparepair sa akin. So, ang ginagawa, ginagawa nila akong last option. Pinapagawa nila dun sa iba. Sa kanila pinapadala sa akin. Ay, medyo pangit na kasi pag ganun. Parang sabi, ay, kasi dito kay video card repair, mahal yung bayad. May diagnosis fee. Ipatry ko muna dito sa mga no fix, no pay. Yan. Kasi ganun ginagawa nila eh. Yung mga no fix, no pay, doon nila pinagagawa. Tapos, last option sa kanila padadala dito sa akin. Ganun ginagawa nila. Mga, kaya, dati, nung nag-a-accept ako ng diagnosis, ganun ginagawa ng mga technician. Pag-diagnose lang sa akin, tapos mabayaran nila ako diagnosis. Tapos kukunin nila, tatanong lang, ano yung sira dyan, sir? Yan, alin dyan, alin dyan. Tapos ganun lang ginagawa nila. Tapos ang ginawa ko, itinigil ko na yung pag-accept ng diagnosis. Continuation repair na lang ang video card repair. Kasi ganun nga yung ginagawa nila eh. Ganun yung ginagawa. Kinukuha lang nila yung kaalaman galing sa akin para malaman yung sira. Tapos sila dumadali. Ganun ginagawa ng mga ibang technician. So ngayon, ang ginagawa naman ng mga ibang technician, base, talagang ano, ito kasi guys, kinikwento ko dahil nangyayari. At kinikwento ng mga customer ko mismo. Yung mga technician na kilala ko yan eh. Kinikwento yun ng mga customer ko eh. Libo-libo nating customer. So, alam nila yan. Ganyan, kinikwento. Yung iba kasi sila na yung nagdadala dito eh. Yung customer. Gay, galing dito kaya ano, hindi nagawa. Tapos nagdating dito, sabi nito, GPU chip na nasira. Hindi naman. Lalo na yung ginawa ko na sunod-sunod. 10 RTX 3070, iba-ibang model, iba-ibang tao. Nung galaw ko, declared lahat yun na iba-ibang tao ha, iba-ibang technician. GPU chip to yung sira. Diba, itong dinala dito, nagawa ko guys, lahat yun. Sabi ko sa mga customer, GPU chip na daw eh. Grabe naman ha. So, ganun yung ano, no fix, no pay. Yan ang panlaban nila, no fix, no pay. Sa akin kasi may payad, walang libre. Kasi yun yung kaalaman na tayo lang yung mayroon. Na wala sa iba. Kaya, ibigay na natin sa iba yung no fix, no pay. Yan. Para may kitain din sila. Eh, dun sila magpagawa sa no fix, no pay. Sa atin yung, sa atin na yung mga last option. Or depende na lang sa customer kung trusted sila dito sa atin. Ayan. So, actually, yung iba, sa dami natin customer, trusted sila sa atin. Hindi naman magiging libo ang customer natin kung hindi nagtitiwala mga yan. Ayan. So, ayan guys. Kinukwento ko lang guys kasi siyempre, ganyan ang buhay ng repair. At least malaman nyo na ganito yung buhay ko bilang technician. Ano yung nakasalamuha ko? Ano yung pait? Ano yung maganda? Yung mayaman ba? O kung malaki ba ang kinikita? Ayan. Kinukwento ko siya guys. Para lahat. Parang ano, walang tinatago. Lahat ay nilalabas. Ang ano. So, ganun lang siya. Dito sa YouTube vlog natin na to, guys. Napakaraming naging technician. So, totoo yan, guys. Patuloy nilang sinusubaybayan yung ating mga vlogs. Ulit-ulit nilang pinapanood yung ating
video repair ng mga video card. Kasi dito sa Pilipinas, tayo pa lang yung naunang-unang gumawa ng video card repair na Pinoy. Pinoy ha, Pilipino. Eh, may mga sumunod nga eh. Ayan, so mga... So medyo mahirap lang din sa... Kasi maraming nagagalit. Maraming natutuwa. Siyempre, mas marami yung natutuwa. Siguro sa mga, halimbawa sa 100%, ang nagagalit yan mga 2%, 1%, ganyan. Kasi yung iba, iba kasi yung ugali. Gusto nila, sundin yung gusto nila. 250? 2,800? 2,500? Ah, 2,000? Ano kaya? Ay, malaking bill. Ano yun? Yun yan yung ano? Gagamitin dyan sa ano? 2,850. So may piyesa dumating para sa ating IR rebolling machine na pang ano ng holder or may ano microscope arm holder. So ilalagay natin sa ating rebolling machine para maganda, hindi nakangangalay kasi ako pag hinawakan yung rebolling machine. Malay na ngalay ako eh. Yeah, gusto ko yung ganun na lang. Tas parang itong microscope, parang ganto siya. Itong function ng microscope na ganto. Nilagyan ko siya ng ganto para hindi mga alay ang kamay ko. Yeah, so DIY ang gagawin natin. Ayan guys, so update ko na lang kayo later for stress test that video card. So yun guys, share ko lang yung mga knowledge. So na-inspection natin, yun yung issue, yun yung problem. So ayun ang solusyon na sabi ko na. Yun lang ang solusyon. Ultrasonic cleaning, then testing. Kapag nakitaan pati natin ng issue, edi siri-repair natin. Ganun lang siya. Okay, update ko kayo later for the result for a stress test. Okay, so update ko kayo later. Hello? And guys, so eto na guys yung update sa ating ni-repair. Ayan guys, so as you can see, dun sa unahan natin ng video, so nag-display yung video card, di ba? Napansin nyo? So nung tinesting natin, nag-display siya. Ayan. So but may problem pala siya guys, may hidden problem siya. So after ultrasonic cleaning ko, at so nung isinalang ko na siya guys, hindi siya nagpa-power on. Hindi siya nagta-turn on. Kasi nakalagay sa issue ng customer dito. Kung susundan kasi natin. So, 907 sa pila ng repair. Ang nakalagay kasi niyang issue dito is no power restarting pag nagbabaga na yung cable. So, yun nalagay na issue. Yan. So, yun yung explanatory. Yun yung ano ng ano. Ibig sabihin, the card is no problem talaga guys. The problem is no power. Yan talaga ang problem ng card. Ang nakalagay kasi dito ang sinabi niya talaga is no power restarting pag nagbabaga na yung cable. Yan, from Quezon City. Yun yung sabi ng may-ari. But guys, may nakita akong fault, error talaga. Talagang sira talaga yung video card guys. As in, mayroon siyang damage na pyesa. Actually, nasabi ko na yung nasabi ko na yung price, labor price, tapos yung thermal pad, additional. Sabi ko na sa may-ari. Ngayon, may sira pa pala siya. May sira pyesa. But, so, libre na yung pyesa dahil, ayun nga, sinalang ko siya for i-stress test sana. Ayun, lumabas na pagka-power on ko, umikot lang yung pansaglit. Tapos, hindi na tumuloy. So, nakita ko na may issue na may liquid damage din sa kanya. 6-pin. 6-pin connector. Ito siya, guys. So, explain ko sa inyo. Ayan. Ayan. Sana nakita. Kita ba? Ayan, kita. So, ayan guys. So, ang issue niya dito guys sa section na ito. So, isang resistor na 10K at saka isang capacitor na tawag dito na isang capacitor na sa 3.3 actually rin siya guys naka-detect. Crack siya guys. Crack. Ayan. Ito yung issue niya. Then upon mapping, so kung isi-search natin dito guys, yung minap ko siya, ito yung resistor na not connected, yung 3.3 volts from auxiliary. So ER 78 and 38. Ayan, so upon mapping,
So, lumabas yung issue na may problem siya. Nasaan siya? Ito siya, guys. So, napansin nyo, ito yung input natin na 12 volts rail. Tapos, pupunta siya dito. Ito. Ito yung actual yari niya, guys, na nakakonect dito. Meron, ito yung issue. Bali, itong 10K resistor, yung kabilang connection po ay hindi nakakonect pala sa ground. Hindi siya nakapull sa ground. O, hindi ko alam kung saan dalawa. Basta, upon checking, so, hindi po siya nakakonect dun sa isa. Kasi, yung isa po ay capacitor. Halimbawa, ito po yung capacitor na 3.3. Ito siya, itong malaki na to. Ay, crack po. Yan, crack po pala siya. Tapos, ikadahil, ito po ay hindi nakakonect. Mapansin nyo, auxiliary. So, crack po siya. Tapos, pag tinetester natin yung 12 volts rail na 8 pin, so, ang reading niya po is 0.4. Good yun reading. Tapos, pag tinester natin yung capacitor, so, ang reading niya po, hindi siya 0.4. Ang reading niya lang ay 0.1. Yan, upon checking, so, yun, physical inspection pa rin, guys. So, lumabas na may crack pala yung capacitor. Ayan, so, pakita ko sa inyo, guys. Tapos, yung isang resistor. So, ito siya, guys. Ito siya. Pakita natin. Medyo malinggit lang ito. So, lagay natin dito sa kanyang thermal pad. Yan. Yan. So, para ma-explain ko lang din, guys. Kasi, doon sa unahan ng video natin, ay nag-display siya. Tapos, in the long, sa huli, hindi siya nag-display. Ayan, no? Mapansin nyo, guys. Ayan. So, wala nang connection yung isa. Ayan. Mapansin nyo. Ayan, no? Ito, corroded parts na. Tapos, yung isa yung nakakonect. Tapos, yung capacitor niya. Ito, guys. Ayan. So, running na siya na stress test, guys. Tapos, ito pala. So, ito siya. Ayan, kung mapansin nyo, crack yung capacitor niya. Ayan, ang position niya nakaganto. Ayan. So, kaya pala, hindi siya, guys, nagpa-power on pag nakasalpak. Yan. Diba nung tinesting natin nung una, nag-on siya. Tapos kanina, nag-on lang sa saglit, tapos wala. Tapos yung pala, crack pala to. May crack pala siya. Tapos nakaangat yung isang pin nito ay hindi na connected sa ground, sa auxiliary niya. Kaya, yun pala ang issue niya. So, ayan, guys, in-explain ko lang para makatulong pa rin kahit paano na napansin natin. Gumagana siya, 'di ba? Shock and see naman. So, gumagana ang unit. Tinesting natin, dinala dito. 'Yun pala pag ini-stress test mo na siya. Doon na siya lalabas. 'Yun na 'yung 'yun na 'yung issue. Hindi siya, guys, shorted ah. Hindi siya shorted. Crack siya. Tapos mayroon siyang reading na dapat ang reading ay 0.400. So, ang reading na lang niya ay 0.100. So, ganoon lang 'yung reading. 'Yun pala may crack. So, 'yun 'yung issue niya. Kaya ibig sabihin, before pala nag-start siya, ang issue niya, yung binanggit ng may-ari is nagre-restart. Kaya pala siya nagre-restart. Nakakat yung power ng 12 volts rail dahil dun sa putok na capacitor, sa crack na capacitor. Ayan. So, yun guys. Ino-explain ko lang. So, ito na siya. Running na siya ng stress test as you can see. Ayan. No? So, finish na po yung stress test niya. Ayan. Ang kanyang score is 3,355. So, yung APS nyo, guys, pumapatak ng 3 digits, 133. Yung maximum APS nya ay 284. And minimum is 30. So, ang temperature lang nyo, guys, ay yung ganito, guys, yung pag nakakita kayo ng ganitong ASUS na ganito yung dual fan, mataas ang temperature nito, guys. Mapa 1650, 1660, RTX 3070, RTX 3060. Yan, nakapag-repair na ako, guys. Yung ganito, mataas ang temperature talaga nito, guys. Basta yung ASUS na ganito ang design. Mataas. Ang kaya mapapansin nyo, guys, ang temperature niya, GPU temperature is 80 degree. Dapat kasi yung mga normals, mababa lang. Siya ang taas niya, eh. Umabot siya ng 81 degree Celsius. Yan. So, ganun yung mga, pero it's okay lang, guys. Kasi yung settings siguro nito, ng video card na ito ng ASUS. Para din yan yung SUTAX, yung unang SUTAX na version. Hanggang 83 yung degree niya sa stress test. Stress test, guys, ha, hindi normal. Hindi games. Pag games kasi, baba lang yan eh. Ang stress test kasi yung pinakasagad ang init ng GPU chip. So, makapansin nyo, ayan siya.
mainit, 81 degrees Celsius. Yung pan speed niya is 55 lang. Mababa lang naman yung pan speed. Ibig sabihin kaya niya pang hanggang 100% o 80 o 70. So, para sa kanya, yan kasi yung settings niya. Kaya ganyan sa reading. So, okay na siya guys. Pass na sa stress test siya. Ang GPU clock is 1800 plus. Memory clock is 1750. So, yan yung reading niya. GPU temperature, 81 degree. So, yung nirepair po natin is Asus 1660 Super DDR6 micro na memory 6GB. Yan po. Yan po yung ating na-repair. 192-bit. So, okay na po. Pass na siya sa stress test. As you can see, okay na po. It's working. Ayan. So, yan po yung updates natin sa ating ni-repair. So, hindi ko na na-videohan guys yung pagtanggal ko dun sa capacitor. Kasi tinetesting ano siya eh. Pag madali lang naman kasi saglit ko lang din naman na tinanggal tapos yun lang. So, in-explain ko na lang para ma-explanatory tayo kung ano pa pala yung naging issue. Para sagad na as in pagbalik doon sa may-ari ay hindi ganun yung issue. Kasi kung nag-ano yun, nag-pass yun sa stress test, yun pala yung issue. Yung sinasabing nagbabagay. Di, yeah. Pero the problem is solved. Wala nang issue. Walang pa problema yung may-ari. Okay? So, video card is working. Okay? So, success guys. Malaki ang tulong talaga ng mga ating mga parts. Hindi na nangangailangan bumili sa China pag ganyan may sira. Ayan. So, guys, magpapaalam na ulit ang inyong lingkod sa video card repair. So, okay. Sa mga bagong salda sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Pakishare na din po sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Okay? So, hanggang dito na lang. See you on the next repair. Bye!